Hello guys, hello, hello. Capricorn, alamin natin ko ng messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay weekly tarot reading para sa lahat ng Capricorn friends natin na nanonood. Kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe guys. Pakipress ang notification bell button para maging updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So Capricorn, ito ay mensahe para sa'yo. Okay, first card natin is imprisonment and unexpected income. So, 29-11, 27-9. Sinasabi ng two cards na to na posibleng marami kayong pinagdadaanan na imprisonment sa usaping pera. Like, mababa yung sweldo, may sweldo pero puro lang pambayad sa utang, or parang yung scarcity nyo sa salapi ay ang hirap labasan. Parang gano'n, no? Ang hirap iwasan or ang hirap i-resolve. Okay? So, parang ang nakikita natin dito is nagmamanifest ang isang Capricorn na makaalis sa kung ano man na sitwasyon na meron siya sa usaping pera. Siguro marami kang utang or marami kang kailangan na isettle na bills or kung ano man. And this week daw isang unexpected income, or pwedeng ano, dumating na to, pwedeng last week or a few days ago bago dumating ang reading na to, siguro dumating na yung unexpected income mo. Okay, so paki-comment sa comment section if may iba ditong Capricorn na nakatanggap or hindi ikaw yung direct na nakatanggap, is either yung karelasyon mo, yung parents mo, or kung sino man itong related sa'yo na nakatanggap kayo ng pera or unexpected income help. Pwedeng ganon. Pwedeng lump sum from the government or kung kani-kani man ito nagaling ng pera. Okay? So, yun. Thank you. Okay, first card natin is Justice, Seven of Coins, and then King of Swords, and Wheel of Fortune. So, yung four cards na to is parang sinasabi sa'yo, Capricorn, na may pagbabago na posibleng maganap sa buhay mo, so sa pinansyal or emosyonal, na yun ang kailangan mong bigyan ng focus. Etong King of Swords na ito is parang sinasabi ng Barahan na kailangan natin na bigyan ng attention, ng priority, yung pagbabagong ito na magaganap sa buhay natin. Unang-una, yun na nga, may hinihintay kayo eh. It's either naghihintay kayo ng kontrata, naghihintay kayo ng papeles, or pwedeng ang hinihintay nyo dito is yung contract signing or dokumento. And sinasabi ng Baraha sa'yo dito na posibleng parating na ito, or posibleng kung ano man itong hinihintay mo, ito yung magdadala sa'yo ng pagbabago. So, sa pintera, emotional or financial, or kung ano man ito na hinihintay mo. Okay, may Seven of Wands, Queen of Swords. So, nandito yung King and Queen of Swords. Ang sinasabi ng Baraha sa'yo dito na sa linggong ito, sobrang protective ka sa iyong pamilya. Parang ang sinasabi ng Baraha sa'yo dito na kailangan mong proteksyonan kung ano yung meron ka sa ngayon. Emosyon, relationship, pamilya, or kung ano man siya na pwedeng kailangan ng proteksyon. Five of Swords and then Princess of Wands. Nakikita natin dito na may iba sa inyo dyan na if for example single ka na Capricorn, siguro ano, and never been in a relationship, tapos wala kang balak mag-asawa, siguro ang focus mo is mas lalong ibibigay mo siya sa pamilya mo. Parang sinasabi mo dito na ako, i-give up ko na yung pagiging single ko, or i-give up ko na yung paghahanap ng relationship. Mas okay na na mag-focus na lang ako sa aking pamilya. Parang ganun yung sinasabi ng Baraha sa'yo. Okay, paki-comment sa comment section guys.
Or parang nakikita ko sa'yo dito na may kailangan kang isuko para sa sarili mo. Or para sa freedom mo. Or para sa kung ano man ito na gusto mong mangyari sa buhay mo. Or siguro gusto mo nang magpakasal para makuha mo talaga yung pagbabago. So, double confirmation yung Wheel of Fortune. So, ang dami-dami ditong energy, two energies na sinasabi na posibleng maraming magbago sa buhay mo or may kailangan kang baguhin. Pwedeng yung iba sa inyo dyan, yun na nga, from single into relationship or from in a relationship sa yung iba and then magiging single. Parang ganun. Okay, Six of Swords. Nakikita natin dito yung travel. May travel, may posibleng paglilipat bahay, paglilipat ng lugar, paglilipat ng trabaho, pagbabago ng mindset, pag-alis sa sitwasyon na hindi na sila masaya. Pag-alis sa isang sitwasyon na feeling nila is suffocated na sila or imprisonment, parang ganun. So, if ever man nandito ka sa imprisonment, talagang yung focus mo sa ngayon is makaalis. Magawa ng pagbabago or makaalis na kayo sa kung ano man yan. Okay? Nakikita ko share dito na if ever man na bigyan mo ng pansin ang relationship, nakikita ko share dito na mas pipiliin mo siguro yung relationship na stable yung financial kaysa emotional yung i-offer sa'yo. So, kung makikita mo dito, pwedeng makapag-isip-isip ka or makaisip ka ng solusyon sa problema mo financial, sa pamamagitan ng pag-aasawa ng mayaman or sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang company na mataas yung sweldo or sa pamamagitan ng additional knowledge or learning. So, yung iba pwedeng mag-aral ulit, magpakadalubhasa. Okay, so may iba din sa inyo talaga dito na nagsasabi na may travel, movement, may decision kang kailangan na gawin. Ang decision na ito is kailangan na kailangan mo para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na posibleng dahil sa pag-aaway or dahil sa mga misunderstanding, kailangan mong umalis, kailangan mong mag-travel or kailangan mong lumipat ng tirahan. So, for example, nag-away kayo ng iyong karelasyon, kailangan mong lumipat ng tirahan. Or posibleng nag-away kayo ng in-laws mo, siguro kailangan yung umalis kasi pinapaalis na kayo. Or siguro nahihiya ka na na makitira sa kanila. Or nahihiya ka na na kung ano man itong nangyari sa inyo. So, nakikita natin dito guys na may movement na posibleng mangyari or ginawa ka or gagawin dahil sa gusto mo ng pagbabago. And kung ano man itong gagawin na movement, eto yung magdadala talaga ng pagbabago sa buhay mo. So, siguro ang akala mo, yung lugar kung nasan ka ngayon is maganda yan. Pero once na nakaalas ka na dyan, mas magiging stable, secured ang iyong buhay. Mapa-emotional man or financial. Okay, so thank you guys and see you again. Bye!